Namulat siya sa kandungan ng mahihirap at sunog sa araw ng mga magulang. Kaya malinaw niyang naintindihan at naranasan ang hagupit at dahas ng kahirapan. Habang lumaki, kanyang nasasaksihan ang pagwasak sa ninunong lupa at kalikasan ng mga ganid at konsesyonaryong gahaman. Hanggat muntik niyang karapatay, sadyang niyurakan, dinangkot, tinakot at binugbog ang murang katawan ng berdugo at pasistang kasundaluhan. Ang pagsasamantala at pandarahas na naranasan ay naging panimulang apoy sa isipan upang maging lagablab ng pakikibakang ikinawing sa inagpis ng karamihan. Parang kay layo-layo ng pagkakaiba ng salitang katutubok at aktivista, ngunit ang panlulupig, pangangamgam at pangalipusta ang simbagsik ng bagyong nagtulak sa kanya upang sumanig sa kilusang layon ay lumaya. Katapang ang katuwang ay talino sa pakikipagtunggali sa kontramamamayang reaksyonaryo sa patuloy na pamumugaw sa pambansang patrimonyo. Ang naging sanhing walang sala siyang binilanggo, kaya inulan ng sari-sari at gawa-gawang kaso. Ilan pa kayang mga inosinteng lumad at magsasaka ang kaawa-awang may tulad sa kanya, tanging sigaw, katarong at justisya na ang Estado ang sadyang may gawa. Buhay niyang taos-pusong ipinipinta, naging inspirasyon ng malawak na masa na ibuhos ang iba yung lakas ng pagkakaisa upang lakasan itong bulok na sistema. Musmusmang kay Sipay, alam ko na anong halaga ng ipinaglaban ni Ama. Paglaki ko, piyong susunod sa yapak niya, uusig sa tatlong salot sa bansa. Kaya isang hamon, mga kasama, gobyerno lang ng ilan ang umiiral na sistema na kung ang tanging daan upang lumaya, tayo'y hahawak ng sandata